Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaro Vision Network, ako po si Mel Francisco para sa TVNet Newsline. Ika-5 sa buwan ng Abril, taong 2018. Sa ulo ng ating mga balita. Sa kanilang pagbisita sa lalawigan, ilang cabinet secretaries inihayag ang mga programa ng kanilang departamento. Vice Governor Bonz Dulor, dismayado sa sistema ng LTFRB ukol sa usapin ng mga pampasaherong van. At DTI, binalaan ang mga tindahan sa loob ng Calapanpier sa pagbebenta ng overpriced na bottled water. Sa detalye ng ating mga balita, nagsagawa ng kauna-unahang Special Project Invention Contest and Exhibit of Spice 2018 ang Minskal Calapan City Campus kasama ang Mimaropa Food Innovation Center kamakailan. Binuo ng halos 90 ng mga estudyante mula sa Minskat, kung saan mula sa mga ito ay nagkaroon ng 18 research entries. Ilan sa mga ibinida na imbensyon ay ang kakaibang lahok sa paggawa ng pagkain, electrical technology at maging iba't ibang kagamitan na maaaring maisuot. Ayon kay Mario De Castro, Research and Development Officer ng Mimaropa FIC, napakahalaga ng ganitong aktibidad upang mas malinang ang mga produkto na madalas makikita sa lalawigan. Sa katunayan, halos 14 mula sa 18 research entries ay Mimaropa FIC assisted products. Pinapatunayan lamang nito na lalo sa mga MSMEs o micro small medium entrepreneurs or enterprises na may mga underutilized products na maaaring pakinabangan. Aniya, kadalasan sa mga research thesis ay hindi napapakinabangan at naitatago lamang. Dahil dito, nakikilala ng iba't ibang sektor tulad ng Department of Science and Technology na siyang isa sa mga naging hurado sa patimpalak ang mga makabagong produkto na gawa ng mga mag-aaral. Nais din nila na mas ma-promote ang Mimaropa FIC na nakatulong na sa maraming MSMEs na ma-develop pa ang kanilang produkto. Dagdag pa ni De Castro, ang Technology Department ng Minskat Calapan ay nagsimulang bumuo ng mga references upang mas makadiskubre pa sila ng mga makabagong inovasyon. Sa ibang balita, kinumpirma ni National Food Authority Council Chairperson Leon Cho Evasco Jr. na paubos na ang stock ng NFA rice. Ika-4 ang Abril taong kasalukuyan. Inanunsyo ito ni Evasco matapos mabahala ang ilang mamimili na wala nang mabiling murang bigas sa mga palengke at napipilitan ng ilang maralita na bumili ng mas mahal na uri ng bigas. Ayon naman sa 2 accredited NFA distributors sa palengke ng lungsod, sa ngayon ay wala na silang binibenta na NFA rice. Ayon kay Rod Perez, may-ari ng bigasan ng bayan na isa sa mga lehitimong nagtitinda ng NFA rice. Ika-26 ng Marso o bago magsimana sa antapahuling nagbigay ng NFA Oriental Mindoro ng supply ng NFA rice sa kanila. Dahil dito, nahihirapan ang ilang mamamayan na salat lalo na mga katutubong mangyan sa pagbili ng bigas. Ang presyo ng 1 kilo ng NFA rice ay pumapatak lamang na 27 pesos. Mas mura kaysa sa pinakamurang uri ng commercial rice na halos 36 pesos. Sa halip na nakabili ng 5 kilo ng NFA rice ang ilang mamimili, napipilitang bumili ng commercial rice ang mga ito ng paisa 1 kilo lamang. Ayon kay Perez, inaasahan nilang sa Hunyo pa ang pagdating ng bagong supply ng NFA rice at sa ngayon, sapat naman ang supply ng ibang uri ng bigas para sa mamamayan. Tabayan na iba pang mga balita sa aming pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can get any better. Oh,
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Nagpahayag ng pagkadismaya si Vice Governor Yomelito Bons Dulor hinggil sa mabagal ng sistema ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagre-release ng mga prangkisa ng mga public utility vans o PUV na ilang taon ang nakapending. Ganon din sa hindi pagpapahintulot sa mga ito na tumulong sa mga biyaherong na stranded sa Kalapanpian noong Holy Week dahil sa kakulangan ng mga pampasaherong sasakyan na may prangkisa. Sa kanyang privilege speech sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan na 2 ng Abril, ilang punto sa binigyan diin ang vice-gobernador. Una, naglabas daan niya ng administrative order ang LTFRB ukos sa proseso ng paglalabas ng mga bagong prangkisa na kinakailangan munang magbuo ng local public transport route plan ng lokal na pamahalaan. Matapos nila itong mabuo noong Enero, nag-requestan niya sila na paagahin ang pagbibigay ng seminar sa kanila subalit nakaschedule pa rin ang Oriental Mindoro sa darating na Hunyo. Ito Kalapan via Abra de Ilog riding a motorized bangka. Mr. Presiding Officer, bangka from San Jose to Abra to Puerto Galera to take a jeepney ride so that they can report back to their main office in Calapan City. Look at the inconvenience which can be avoided. Pwede po sana itong maiwasan only if concerned agencies like the LTFRB and DOTR would conscientiously perform their mandates in a timely manner. Eh, sasabihin po sa atin nila, eh, mandato yan ng order eh. Tama, may department order. Kaya nga nag-request yung Sangguniang Panlalawigan na sa halip, na sa Hunyo gawin, yung capacity development seminar, gawin na ngayong first quarter. After all, sino bang participants dito? Local governments. Here comes the local government unit involved saying to LTFRB and saying to DOTR, handa na po kami, i-seminar nyo na kami. Anong sagot? Secretary na tinanong? Walang sagot. Hanggang ngayon, tama? Ang sabi sa batas, pag sinulatan ka, kung negative ang sagot at denial, sagutin mo. At kung approved din naman, sagutin mo. Ilang buwan na ito kagalang-galang na tagapangulo? 2 buwan pong mahigit. Walang sagot. Ikalawa, dismayado rin alya siya sa pagbaliwala sa hili ng Sangguniang Panlalawigan. Ukol naman sa lifting ng moratorium sa mga public vans na wala pang prangkisa para makapagbigay serbisyo sa daan-daang stranded na biyahero sa pantalan noong Semana Santa. Dahil dito, napilitang isakay sa mga dump trucks ang mga biyahero dahil sa kakulangan ng masasakyan. Dito pa po ako sobrang nanggalaiti. Sige, ang sagot sa akin, magpapadala ng van, ng bus. Sige, nung una apat ka, ako hindi naman kakasa sa 1,000. Salamat sa siyudad ng Kalapan, salamat sa mga dump truck ng Kapitolyo, salamat sa dump truck na ibang bayan. Pero Mr. Presiding Officer, tama ba namang isakay mo sa dump truck ang mga mamamayan? Walang bagyo, walang kalamidad, wala namang lindol, walang baha, pero ang tao nasa dump truck. Just because, again, of inefficiency of government. Dagdag pa ng opisyal, maraming van owners ang nag-alok na isakay ng libre ang mga pasahero sa pantalan, subalit tinanggihan pa rin ng LTFRB ang natunong servisyo na maaari sanang makatulong sa mga ito. Payagan lang kami ng Highway Patrol at ng LTFRB, ipagagamit na namin ang aming van ng libre, walang babayaran ng mamamayan. Sabi ko, nahihiya naman akong bigla. Anong sabi ko? Hati tayo. Ako ang gasolina, inyo ang van, inyo ang driver. Solve ika. Webes ng gabi, Mr. Presiding Officer.
tumawag ulit ako sa highway patrol, sa regional commander. Pakisabi ka ako kay LTFRB. Hindi na namin hinihingi na pabiyahihin ang kulurong. Hindi ko na rin kako hinihinging pabiyahihin ay ang mga may pending na aplikasyon. Ito na oh. Assurance na lang na hindi huhulihin. Yung mga libreng magpapasakay, lalagyan naman natin ang pangalan eh. Libreng sakay. Walang babayaran ng mamamayan. Ano problema ng gobyerno doon? Anong sagot sa akin, Mr. Presiding Officer? Sabi ko sa inyo, ako lang po hindi marunong magpi-Facebook tungkol sa ginagawa ko noong linggo. Kaya may nasabihan akong isang tao dito sa Kapitolyo, baka ako yung taga-provincial government din. Huwag mo naman palabasin ka kung wala akong ginagawa. Dahil hindi ako mahilig mag-advertise ng ginagawa ko. Pero tandaan mo ka ako sa Lunes, may gagawin ako. Sa yamot ko talaga. Alam niyo po ang sagot sa akin? Di po pwede ang vans, buses lang po. Walang insurance ang vans. Walang certificate of public conveyance. Sinagot ko ulit. Anong sagot ko, kagalang-galan ng taga-pangulo? Free ride na nga po yun eh. Free ride na nga po yun eh. Voluntary if may sasakay. Principle is the same as a private vehicle na nagmagandang loob para sa tao. Anong diferensya? Dump truck. May certificate of public conveyance ba yun? Wala. Eh, ba't pinayagan ng dump truck? Ito van, konbinyente ang mga mamamayan. Walang babayaran ni piso. Hindi pinayagan ni LTFRB. My God, Mr. Presiding Officer, anong klaseng gobyerno meron tayo na sa gitna ng paghihirap at hilahil ng mga mamamayan, ito ang kanilang sagot? Hindi pwede ang vans, bus lang. Can you imagine? Nagpaluwas ka ng bus, salamat sa mga bus. Pero Mr. Presiding Officer, salamat sa bus. Pero the people of Oriental Mindoro don't deserve this kind of inconvenience. Sa uli, nilinaw naman ni Vice Governor Dolor na hindi siya nagagalit sa mga tauhan ng LTFRB, kundi nadidismaya lamang aniya siya sa sistema ng nasabing tanggapan. Naghain rin aniya sila ng resolusyon ukol dito at naisaan nila itong iparating sa Pangulo. Sa ibang balita, nagsagawa ng price monitoring ang DTI Oriental Mindoro sa mga tindahan sa loob ng Calapan Pier noong nagdaang Semana Santa. At ayon sa kanilang mga nakalap na datos, karamihan sa mga tindahan dito ang nag-overprice sa mga basic commodities gaya na lamang ng bottled water. Ayon sa report ng DTI Oriental Mindoro, ang SRP sa mga 500 ml distilled bottled waters ay naglalaro lamang ng 15 hanggang 16 pesos. Subalit sa mga tindahan dito ay binibenta ang mga tubig sa halagang 25 pesos ang isa. Umaabot na may 10 piso ang diferensya sa SRP. Dahil dito, nagbigay na nila sila ng warning sa mga tindahan sa loob ng terminal upang ayusin ang SRP ng kanilang mga bottled water. Kung hindi naman sila tatalima dito, maaari silang makasuhan base sa DTI DAO No. 6-2017 kung saan maaari silang magmulta ng 2,000 pesos hanggang 1 million pesos o makulong ng 5 hanggang 15 taon. Samantala, magsasagawa naman ang tanggapan ng pagpupulong kasama ang mga tindahang nabigyan ng warning at Philippine Ports Authority upang pag-usapan at isaayos ang ilan pang isyo sa loob ng pantalan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bagong bahay ba ang hanap mo? Punta na sa Calapan East Rainbow Village sa Barangay Pachoca, lungsod ng Calapan. Ang house and lots dito, pasok sa panlasa at budget mo. Pili na sa Feliciana Bungalow, may 2 bedrooms at 2 toilets and bath. Aliza Prime, single detached with 3 bedrooms, 1 maid's quarter at 2 toilets and bath. Bobsi, single detached with 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Mayroon rin silang house models na single detached with loft type. May 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Ang Feliciana at Raquel. Malapit sa city proper, flood-free, ligtas at tahimik. San ka pa? Lipat na sa Calapan East Rainbow Village. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero: 043-288-1788, 441-0658, 0917-300-9026.
0920-911-9556, 0917-794-2123, o sa 0995-103-5944. Maaaring bisitahin ang kanilang FB page, Calabanese Rainbow Village, o mag-email sa yam_capio@yahoo.com, aurorasirialon@gmail.com, at maritesabanador@gmail.com. The best performance on the road is not just about speed. It's also about efficiency. Together with Ferrari, we've developed a new and improved Shell V-Power to bring the best out of your drive, whether on the racetrack or on the city road. Whatever your drive is, go well with our best performance and efficiency. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa kanilang pagbisita sa Oriental Mindoro kasama si Pangulong Rodrigo Duterte nitong atres ng Abril, taong kasalukuyan, ipinaabot ng ilang cabinet secretaries ang kanilang mga programa. Narito ang report. Sa pagdating ng ilang kalihim ng gabinete ni President Rodrigo Duterte sa lalawigan ng Oriental Mindoro noong Martes, ikatatlo ng buwang kasalukuyan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga Mindoreño na marinig ang kanilang kahandaang tumugon sa pangangailangan ng probinsya. Si Secretary Wanda Teo ng Department of Tourism, nangako ng pagsuporta sa anumang programang pangturismo ng bawat bayan. Si Department of Energy Secretary Alfonso Cusi naman, nagpahayag na nakikipagtulungan-anya siya sa pamahalang lalawigan upang makakuha ng enerhiya sa Semirara na inaasahang makapagpapababa ng presyo ng kuryente sa probinsya. Sa usapin naman ng lupa, tiniyak ni Department of Agrarian Reform Secretary Jan Castriones na tuloy-tuloy ang anya Genuine Land Reform Program ng Administrasyong Duterte dahil nais ng Pangulo na palakasin pa ang sektor ng agrikultura. Ano pong kailangan ninyo sa DOT? Andito po kami. When it comes to roads, meron po kami clips. Meron din po kami mga sa PSA kung ano mga projects. In fact, kausap po kayo sa mayor, gusto niya gumawa ng zipline. Patulungan ko po kayo kung zipline ang kailangan. Meron naman nagsabi sa mayor na meron daw lake dyan sa yung mountain. Nandito po din ang DOT, itulong po. Kung ano po kailangan nito, nandito po ako. Wanda, tulong po kayo. Nakikipag-cooperate po ako sa province at sa ating dalawang congressman ay connecting itong Mindoro po para pumuha tayo ng enerhiya mula sa Semirara. Para sa pusa ganon, may baba naman natin yung pagbababa ng kuryente dito sa ating lalawigan. Kami po ay tulong-tulong ng ating mga elected officials sa pagbababa ng paghahanap ng pamamaraan na may baba po yung kuryente dito, ang presyo ng kuryente. Ang sinabi ng ating Presidente na ipagpapatuloy niya ang Genuine Land Reform Program ng ating pong pamahalaan. Ito ang sinabi ng ating Presidente. At ang sabi niya ay papalakasin niya ang weakest link na kung saan ito po yung tinatawag natin ng mga farmers or larangan po ng agriculture. Ang gusto po niya palakasin po ang larangan po ng agrikultura at ang gusto po niya ay magkaroon po tayo ng mga maunlad na mga magsasaka. Samantala, si Presidential Advisor for Southern Luzon, Secretary Jose Maria Nicomedes Hernandez naman, siniguro na laging bukas ang kanyang tagapan sa anumang kahilingan ng mga namumuno sa mga lugar sa Katimugang Luzon at ipaabot niya ito sa mga kalihim upang matagunan naman ang problema sa trapiko sa pantalan ng Kalapan lalo na kung peak season. Inianunsyo ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago na magsisimula na ang konstruksyon ng New Port Access Road ng Kalapan Pier kasabay ang expansion naman ng pantalan sa Bulalakaw. Ako po yung mata at tenga ng Pangulo sa Southern Tagalog. Kaya kung ano pa ang kailangan ninyo mga mayor sa aking mga bayan dito sa Mindoro, ako po ang maghahatid sa mga sekretary kung ano ang kanilang may paglilingkod. Kaya po, ayaw ko naman ang mga sekretary ay dinala ko sa inyo ay sasabihin ni aba, ay napangako ko na gusto kong ito pa rin, hindi gayon. Sigurado ito pa rin naman ngayon. Sa magkabilang dulo po ng Mindoro, sisimulan na po natin ngayong taon yung pong ating bagong port access road sa Kalapan para maiwasan na po natin yung pagka-traffic sa Kalapan. Sisimulan na po yan at sa bandang Bulalakaw naman po tayo po yung mag-e-expand.
at magre-reclamation po tayo doon para mas mapaigi pa po ang serbisyo natin. Dahil minsan lamang magkaroon ng pagkakataon ng mga lokal na opisyalis na makasama sa lalawigan mismo ang mga nasabing cabinet secretaries ng sabay-sabay. Sinamantala ng mga ito ang pagkakataong mailatag ang kani-kanilang mga programa at proyekto sa kanilang nasasakupan. Samantala, sa panig naman ng Department of Trade and Industry, nanawagan si Secretary Ramon Lopez sa iba pang punong bayan sa Oriental Mindoro na maglaan na rin ang lugar para mapagtayuan ang negosyo centers. Ang detalye, narito po. Trabaho, negosyo, kabuhayan at consumer protection. Ito ang tinututukan ng Department of Trade and Industry ayon kay Secretary Ramon Lopez. Kaugnay nito, maliban sa paghikayat ng mga investors na magre-resulta naman sa pagkakaroon ng maraming trabaho, tuloy-tuloy rin ani ang paghubog nila sa mga nais namang magnegosyo sa pamamagitan ng mga negosyo centers. Sa lalawigan, hinikayat nito ang apat na munisipalidad na wala pang negosyo center na maglaan na rin ang espasyo para sa nasabing pasilidad na malaki ang maitutulong sa micro, small and medium entrepreneurs at sa mga magsisimula pa lamang ng negosyo. Ang DTI Negosyo Center, 10 na po sa Oriental Mindoro, 10 out of the 14 municipalities. So dito, palakpakan po natin ang provincial government at ang mga municipal at city mayors dahil sila po ang nag-aampon, nagpo-provide ng space sa karamihan ng negosyo center. 10 out of the 14. So sana po yung apat pa ay mag-provide, makapagbigay din ng espasyo para sa negosyo center. Sa negosyo centers rin ani ang maaaring lumapit kung nais maging bahagi o benepisyaryo ng P3 o pondo para sa pagbabago at pag-asenso program ng national government kung saan maaaring mangutang ng puhunan sa halip na lumapit sa 5-6. Ang Pangulong Duterte kaaway ang 5-6 kaya nag-offer tayo ng programa na pondo sa pagbabago at pag-asenso. P3, tatlong P. Hindi po 3 P's or 4 P's kasi pag 4 P's, bigay. Pag P3, utang. Pero yung utang, hindi 5-6 ang interest. Napakababa lang, walang collateral, the following day, approval na. Tulad ng magtitinda sa palengke, magtatayo ng karinderya, ng talyer. Meron ka agad silang mauutangan. Ito po, the following day, walang collateral, may utang na. So P3, pwede pong pautangin. Yan po ang pondo sa pagbabago at pag-asenso. Pupunta lang po sa negosyo center sa malapit sa inyong municipality. Meron akong mapapahiram na pondo para sa inyong kapital. Sa huli, hindi rin nakaligtaan ni Secretary Lopez ang advokasya ng kanilang tanggapan sa consumer protection kung saan nanawagan ito sa mga mamimili na huwag magatubiling lumapit sa DTI kung nakaranas ng pang-aabuso sa presyo o kalidad ng mga nabiling produkto. Sa consumer protection, basta po may sumbong kayo, tawag nyo lang po sa regional director or sa DTI ang mga umaabuso, mga profiteers, at ngayon magagaranti namin ang mga SRP, wala pa hong nag-i-increase, at wala dun sa mga minomonitor namin every week, wala pa rin nagbabiolate beyond or above the SRP. Pag may violation, isumbong lang po sa Department of Trade and Industry. Tapo kayo pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa patas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag makikabit. Supported by the PCTA. Sa pagsalubong ng mga katutubong mangyan kay Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kalihim, isa sa kanilang inasahan ay ang makarinig ng magandang balita ukol sa usapin sa lupa. Bilang tugon, ayon kay Department of Agrarian Reform Secretary John Castriones, patuloy ang genuine land reform program ng Pangulo at pagpapalakas sa sektor ng mga magsasaka.
ang kaniyang pahayag sa ulat na ito. Sa pagharap sa mga katutubong mangyan, tiniyak ni Technical Education and Skills Development Authority Secretary Jean Mamonjong na bawat katutubong nais magkaroon ng skills training ay mapagbibigyan. Libre na ang pagsasanay, libre pa rin ani ang pagkain at transportasyon ng mga ito. Lahat ng indigenous people o mangyan na gustong magkaroon ng skills training sa TISTA, hindi lang libre ang skills training kundi bibigyan pa kayo ng food at sa transportation allowance. Maliban dito, hinikayat niya ang mga punong bayan na may mga naninirahang katutubo na magsumite ng mga rekisitos para mapagkalooban naman ng skills training court. Isang pasilidad ng pagsasanay na sa komunidad mismo itatayo. Kailangan lamang ng deed of donation at tax declaration of title. Lahat naman ng munisipyo rito na mayroong indigenous communities ay bibigyan po natin ng skills training court. Skills training center po yun. Lahat po ng munisipyo. And I am addressing this to the municipal mayors. As soon as you submit the requirements, umpisahan po natin ang construction. Nandito po ang aking director sa Europa, si Director Carlos Flores po. Makikinig po sila, pati na yung director, provincial director natin dito, ay lahat ay nandito sila. Kaya ito po ang aking instruction sa inyo. Kagad-agad, construct na po yung skills training court sa sinumang munisipyo makapag-submit kagad ng requirements natin. Biro ng ilang kapwa kalihim, malaki ang pondong ibinigay sa TESDA kaya naman tiyak anilang maraming oportunidad ang maipagkakaloob ng tanggapan sa buong bansa. Maliban sa mga katutubo, siniguro rin ni Secretary Mamonjong na lahat ng taong nais na magkaroon ng skills training ay mabibigyan ng TESDA. Sa ngayon, libo-libong manggagawa ang nagkaroon ng hanap buhay dahil sa kasanayang nakuha ng mga ito sa tulong ng TESDA. Dahil in demand ng skilled workers lokal man o sa ibang bansa, parami ng parami ang nagkakaroon ng interes na sumailalim sa skills training at magkaroon ng national certificate. Sa ibang balita, magkakaroon ng one-stop provisional license to own and possess firearms o LTOPF at regular license to own and possess firearms o RLTOPF caravan sa Camp Efigenio Navarro, lungsod ng Calapan mula ika-anim hanggang ika-pito ng buwang kasalukuyan. Kabilang sa layunin nito, nabigyan ng pagkakataon ng mga may-ari ng baril na paso na ang lisensya na makapag-renew. Kaya naman panawagan nila sa mga gun owners na samantalahin na ang caravan sa mga nabanggit na araw. Pangangasiwaan ng Regional Civil Security Unit ang aktibidad. Sa pamamagitan ng Provisional LTOPF, mas nagkakaroon ng panahon ng gun owners na maasikaso ang kanilang regular LTOPF. Samantala, maaari naman makapag-download ng application form sa feo.csg.pnp.gov.ph. Makikita rin sa website ng PNP Firearms and Explosives Office ang rekisitos ng LTOPF. Sa ating pong public service, inaanayahan po kayo na manood ng ang Provinsyano Basketball Tour. Inihahandog ito ng City Government of Calapan through City Tourism Office na gaganapin sa April 21, 2018 sa Divine World College of Calapan Gymnasium. Makakasama dito ang mga celebrity support actors ng paborito niyong teleserye sa kapamilya ABS-CBN. At pinangungunahan ito ni na EJ Falcon, Johan Santos, Ron Morales, Arjo Ataide, John Medina, Michael Roy Jornales, Lester Liansang, Mark Azgueta, Rino Marco, Lem Pelayo, Jean Padilla at ang makakalaban nila ay ang selection team na manggagaling sa lungsod ng Calapan. Sigurado mag-enjoy kayo sa larong ito at ang makakasama na magpa-picture sa mga artista. Available na mga tickets sa office ng City Tourism Office, Radyo Natin Calapan 96.1, Admin Office ng Pamilihang Lungsod ng Calapan o Palengke, Adams, Batangas, Lomi at sa mga sumusunod na barangay: Balite, Canubing, Ibaba East, Ilaya, Lazareto, Libis, Mahal na Pangalan, Masipit, San Antonio, San Vicente Central, San Vicente East, San Vicente North, Santa Isabel, Santa Maria Village, Tawiran at Wawa. Kaya bumili na kayo ng tiket bago magkaubusan. FPJ San Provinciano Basketball Tour, April 21, 2018 sa Divine World College of Calapan Gymnasium. To our valid subscribers, we are a different kind of internet. Gamit lamang inyong cable TV. Kung paano, narito po. Get
connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus, you can enjoy over 80 power pack cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City. With telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! At maringinim kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw nito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.